angkas. Ay, kwento ko pala sa inyo. Enganyo ako magmotor dahil dyan sa angkas na yan. So dati, nung pumapasok tayo, galing tayo ng Boni, pa BGC tayo. Dati, nag-grab car, ang hirap na mag-book nung huli na. Tapos discover ko nga yung angkas. So sabi ko, lagi ako naka-angkas, diba? Sabi ko sa sarili ko, bakit ganun? Kahit naka-angkas lang ako, nag-enjoy ako. Parang sarap mag-motor, parang ganun. Kahit ano lang, naka-angkas lang ako. Sabi ko, tsaka maganda siya kasi mura, mas mura siya sa Grab. Tapos yung time na yon nasa Boni tayo, bawal pa yung ano, tandem. Riding in tandem. Ibig sabihin, bawal parehas lalaki. So, ang kailangan, ang pwede lang, aangkas, babae, tapos lalaki yung driver. Buti na lang, tanggal na yon yung riding in tandem nila na, ano, na ruling. Kasi may nahuling attorney, nag-angkas siya. Sinuli yung driver. So, syempre, gusto niya ilaban. Na-torni siya. Panalo. So, yun yung isa sa dahilan kung bakit tayo nagmotor. Kasi, nung huli na, ang hirap na rin mag-book ng angkas. Tapos, tumataas na rin yung presyo. Pero mas mababa pa rin siya sa car. Tsaka, mas gusto ko nga yung angkas kasi na-enjoy ko nga magmotor kahit hindi ako nag-drive. Eh, samantalang dati, pag tinatanong ako dyan, ayoko magmotor talaga, sinasabi ko. Delikado. Alam mo yung mga typical na ano, na hindi nagmomotor. Sabi nila na, hindi ko sasabi na ano ah, may mga ganun kasi ganun ako dati. Sabi ko, delikado, ganyan-ganyan. Lagi niya sasabi, di ba? Kasi syempre, mas marami ka nakikita ng ano eh, na aksidente kasi nga, di ba? Maraming nakamotor, lalo na sa mga village-village lang. Mas maraming aksidente rin ng motor doon. Kasi kahit sino doon pwede magmotor, di ba? Hindi kailangan na lisensya. Kasi nga, nasa loob lang. So, yun. Ayoko talaga magmotor dati. Pero nung nag-angkas ako, nakapagmotor na ako dati, pero ayoko talaga. Parang no choice lang ako kasi maghahatid ako ng kainuman ko, ganyan. Kasi ang nangyayari sa inuman, palagi ako nauuna na lalasing. Nakakatulog ako. So pagka dating ng umaga, patapos na inuman, lasing na sila. Ako, bagong gising na. So inatid ko sila isa-isa. Okay, may ibang motor, scooter, ganyan, semi-automatic, hindi lang marunong mag-automatic. Ay, scooter, semi-automatic, hindi lang marunong mag-manual. Pero pag tricycle, kaya ko naman paan na rin ng diretso. Pero matay-matay, ganun. So laging ganun. Yung palagi, kadalasan lang. Lalo na pag mga kainuman ko nakamotor, tsaka nag-inom kami sa medyo... Pero kasi kami iniinoman doon na tropa namin na medyo malayo sa amin. Mga 20 minutes din na nakamotor. 15 to 20, so ganun yung nangyayari. Enjoy ko, pero syempre, sinasabi ko, hindi pa rin, delikado pa din. Kasi nga village-village lang din yun, wala naman ako lisensya nun. Walang helmet-helmet. So bail tayo, yun dun sa ano, kung bakit tayo nagmotor. Yun nga, unang-una, nag-enjoy ko kahit nakaangkas lang ako. Tapos, mas madali pumasok eh, ang hirap mag-commute eh. Ang hirap mag-grab, tsaka mag-angkas, ang hirap mag-book. Tapos nung panahon na yon, magbubuka ko ang kas, di ba? So hindi siya pwede pumasok. Pwede siya pumasok sa Boni mag-isa, kasi siya lang mag-isa. Pero pag lalabas na kami, bawal na kasi naka-angkas na ako para sa kami lalaki. So ang ginagawa ko, nagka-tricycle pa ako palabas doon sa EDSA. Tapos doon ako mag-book. Tapos naisipan ko, bakit di kaya ako kumuha ng motor sa sarili ko? Iniisip ko ng click 150. Kaya naisip ko parang delikado kasi parang hindi pa rin nawawala sa akin kahit nag-enjoy ako. Kasi isip ko pa rin na delikado talaga. Lalo na sa EDSA. Pero bakit, di ba sabi mo, bakit nag-aangkas ka? Naisip ko, nag-aangkas ka, nakamotor ka rin naman eh. Tsaka ano pa nga yun eh. Mas delikado pa yun. Hindi naman mas delikado ah. Para sa akin lang. Naisip ko lang, mas safe kung ikaw yung may hawak ng manubela. Di ba? Kasi kontrolado mo eh.
eh inisip ko rin naman mas okay yung angkas kaysa ikaw may manabela, kasi nga well trained yun mga yun, may training yun eh bago ka makakuha ng angkas, diba? Or kahit na nung motorcycle taxi. So nagkakagulo yung utak ko, sabi ko kukuha ba ako, magmumotor ba ako, hindi, o mag-angkas na lang or mag-grab, ganyan. Eh naisip ko, since nag-enjoy ka mag-angkas, bakit hindi ka lang kumuha? Tingnan mo kung mag-enjoy ka. Tapos nag-iisip ako ng motor, yun nga, click 150. Tapos nakita ko si Rusi Classic 250. Sabi ko, ang ganda nito. Ganda ng forma, kaso manual. Nung nag-research na ako ng mga motor, buo na loob ko nun. Kasi research ako. Tapos sabi ko, sigurado ba ako dito? Kasi hindi rin mura tong motor kung sakaling hindi ko siya magustuhan, di ba? Kung hindi kayanin ng loob ko, sayang. Eh, pwede ko naman ibenta, pero sayang, di ba? So, ginawa ko, nag-research naman ako ng mga aksidente. Para ma-discourage ako, yung mga nababangga, ganyan-ganyan. Ako na sabi ko rito sa mga ibang vlogs ko, pero ikwento ko na lang ulit. Tapos kaka-research ko ng mga aksidente, meron yung isa, ano siya eh, naka dirt bike, pero nasa ano siya, twisties, pero ano siya, semento, espalto. Eh, wala tayong alam, nakikita natin siya. Sabi ko, galing ito ah, ang bilis eh. Tapos buo, banking. Tapos nasa diretso siya, may nakasalubong siyang, ano, pasalubong, malayo pa eh, kita niya eh, yung truck. Fire truck. Tapos ano siya eh, yan, demo natin. Hindi pa na tayo dito. Kung nandari ito yung lane, nasa gitna ako ng lane na ganito eh. Tapos yung fire truck sa kabila na yung lubong. Siyempre may parang mga makasabit-sabit pa dun, di ba? So tingin ko na ilang siya. Tapos kataka ko, lumilipat siya na lumilipat, papunta na pa ganyan, no? Papunta siya na papunta sa gilid. Hanggang sa binangga niya na yung truck sa harapan, head-on collision. May camera siya dito eh. Talsik yung ano. Hindi ko alam kung tumalsik sa ila sa ano. Kasi bangin yung gilid eh. Ewan kung tumalsik yung camera doon sa bangin eh. So sa dami na napanood ko, yun yung nakita ko talaga. Tapos nanonood pa ulit ako. Napanood ko siya ulit. Pero nagko-comment yung ano, expert. Doon ko na discover unang-una. Hindi pa ako marunong magmotor. Alam ko na doon ko na discover yung ano, counter steering. Pinaliwanag nung ano, pinaliwanag no expert nga nagko-comment. Ganito yan kung bakit siya na-aksidente. Ganito yung nangyari. Pansinin nyo, ini-slow mo. Kasi hindi niya alam yung basic na pagmamotor. Tapos ang bilis siya magpatakbo. So, nakita, tignan nyo. Sabi kung hindi naman talaga niya tatamaan yung truck eh. Parang gusto lang niya lumipat ng lane. Gusto lang niya lumayo ng konti. So tignan niya yung ginawa niya sa manabela. Yung slow-mo niya. So, kasi nasa gitna siya, di ba? So, pupunta sa kanan, likong mo sa kanan. Eh, kaso ang problema, hindi pala dapat ganun. Kung mabilis, hindi, kahit saan eh. Kahit mabagal ang mabilis eh. Experience ko na yun eh. Pagka liliko ka talaga, mauuna mong gagawin yung counter steering bago mo i-point doon sa tamang direction. Okay, so yun, hindi natin alam yun. So na-intriga ako, bakit ganun, sabi ko. Isipin mo, nagbabike ako ha. Same concept sa bisikleta yun, hindi ko alam yun. Hindi ko alam yung counter steering na yun, nagbabike ako. Na-intriga ako, sabi ko, ganun ba yun? So na-research ko yung counter steering. Siyempre, una kong research, hindi sa mga nagmomotor. Na-research ko yung ano, yung counter steering na ano, na parang medyo science, scientific, ganun. Kaso hindi ko siya naintindihan. May effect siya eh, yung ikot ng gulong. Basta yun. Hindi ko rin siya naintindihan. So hindi ko maintindihan, nag-search ako ng ano, yung mas madali ko maintindihan. So yun nga yung nakita ko, yung mga motor counter steering. Basic pala yun. Pero kung totoo, hindi sa basic eh. Kasi marunong ako magbike eh.
addict ako mag-bike ng bata ako, hindi ko alam yung counter steering. So iniisip ko nung una, dahil siguro manipis yung gulong ng bike kumpara mo sa gulong ng motor. Pero hindi. Kaka-research ko, na-discover ko na ganoon pala talaga. Hindi mo lang napapansin na ginagawa mo. Lagay ko dyan yung tag solidify ng ano ko sa counter steering. Ang ginagawa nila dyan yung ano, yung bike nilagyan nila ng remote control yung manubela. Hindi panliko ah. Yung remote na yon, ino-on lang nila tsaka ino-off. Ay! Nagla-lock yung manubela. Ano ba? Pag nilagyan nila lock right, yung manubela ng bike, hindi mo na siya maliligo pa kanan. So kaliwa lang ang pwede. Ganon yung ginawa nila. So pinatesting nila, oh, diretso siya, nakabike siya, nakadiretso. Okay, ulit. Madilim eh. Tinitigaw, nakapokus ako dun. Ngayon, naka-ano siya, nakadiretso, di ba? O, sabihin, liligo ka sa kanan. O, ilalak natin yung kaliwa. So, dapat, makakaliko siya sa kanan. Kasi yung lock naman, pakaliwa lang, di ba? Ngagawa nila, hindi nila kaya. Kahit bilisan nila, kahit bagalan nila, hindi kaya. Hindi kaya ang ano. Iliko sa kanan kahit yung kaliwa yung lock mo, yung mga aso na naman no? Bukas ka tayong ilaw baka may ano. So yun yung ano ko na counter steering. Saka nung tinatry ko rin nung nag-aaral ako sa Honda, di ba basic yun, yung parang legend nilang ano dun nagtuturo, yung parang medyo may edad na ako kasi nasa likod niya, inuunahan ko talaga yung mga classmate ko doon kasi ginagaya ko yung technique niya doon sa ano, sa slalom, yung paliko-liko. Kaya lagi ako inuunahan ko pa, huwag mag-overtake doon eh. Inuunahan ko sila para mas para nasa likod niya ako, tinitignan ko yung technique niya pag slalom. Kaya lagi kami naghihintay kasi mabagal yung iba, di ba? Sa slalom, mabilis ako eh, kaya hihinto siya. Dalawa na kami nakahinto doon. Tinuturuan niya ako ng counter steering. Sabi niya, magliliko ka, gamitin mo yung counter steering. Push right. Pag turn right. So, tinutry ko doon. Sabi ko, oh, nga, no. Ang una kong pakiramdam, di ba, pag turn right mo, di ba? Ay ba, kaliwa ka. Tulak mo yung kaliwa, di ba? Hindi tulak pa baba, tulak pa abante. Pailang kayo kasi tutumba yung bike. Parang mga ano lang, try mo lang mga half inch lang muna kung hindi ka pa naniniwala sa counter steer. Tulak may kaliwa, ramdaman ko naglean siya, tapos yun yung first time ko eh. Tapos nung tumatagal, nakaturo na yung gulong ko dun sa pakaliwa. Ay kapat ganun eh, tinulak ko yung kaliwa, dapat nakaturo yung gulong ko sa kanan, di ba? Ang ba nag-i-lean siya, lilipat siya dumag isa para nag-a-adjust. So ayun, nalayo na tayo. So na-intriga ako doon sa counter steering. Yun yung unang-una ko na nakita, na panood, na diniscuss. So sabi ko, ba't ganun? Ano pala siya? May mga parang kakaibang technique din pala yung pagbumoto. Tapos nag-research nga ako. Na-discover ko nga lahat ng mga iba-ibang technique. Yung sobrang dami ng technique niya. Tapos napanood ko si Motojitsu, sabi niya yung part na sinasabi niya na ano, yung tinuturo ko sa inyo eh, ito yung alam kong tama kasi sa ngayon nandito ako sa level na to, sabi niya ganun. Pero kung mas magaling yung magtuturo sa inyo sa kaysa sa akin, iba yung concept ng pagtuturo niya. So yun yung naano ko, sabi niya iba-iba ng turo, pero hindi ibig sabihin mali lahat or tama lahat. Tama lang siya doon sa level mo kasi yun lang yung alam mong tama. Sabi ko, sobrang lawak pala nito. Kasi sabi pa ni Motojitsu na parang wala katapusan yun. Yung mga matututunan mong technique. Pero syempre, ano na yun, ibang level na yun. Hindi na yun sa street riding.
sa na-intriga ako, syempre. Kung yung pag-search ko ng mga na-aksidente, para ma-discourage ako, lalo akong ginanahan. Kasi nga, parang ang dami kasing technique. So, ayun na. Kinuha natin si ano, Bonnie, yung unang motor natin, yung Kiway. Pero, nung kinuha ko yon, dapat kasi cash bibiling ko. Kaso, nagtanong ako sa online, yung sa SIM, SYM. Kasi wala pa akong pera. Bala kong kasi Cruzy Classic 250, pero parang wala akong makita pa. Parang walang stock. Tapos nakita ko rin yung Kiway. Sabi ko pwede rin to, ah. Tsaka mas maliit. Tsaka yung understanding ko kasi, 250cc yun. So mas malakas yun. Parang tingin ko, para sa akin, hindi pa ako ready dun sa ganong kalakas. Pero hindi naman pala. Wala, konti lang pala diferensya nun. So nagtanong ako sa SYM San Juan. Nabanggit ko na rin to, pero kwento ko na lang ulit. Tanong ako, sabi ko, anong may kulay black ba kayo available na SYM? Ah, na Kiway Cafe Racer 152. Sabi niya, sir, i-fill out niyo muna to. Parang pangalan, contact number, ganun. Akala ko, akala ko, ano, yung parang basic information, parang sa file para sasagot sila. Maya-maya, tumawag sa akin kasi ano yung number, tsaka yung address sa pangalan. Maya-maya, tumawag sa akin hapon. De, tanghali. Tapos sabi, sir, papunta na dyan yung magsi-CI. Ha? Eh, syempre, wala nga akong pera, di ba? Kasi nga, gusto ko nga cash. Pero syempre, excited akong kumuha ng motor. Sabi ko, sige, tingnan natin kung makapasa akong. Eh, yung pumuntang CI, mahilig makanood ng, ano, na mga streamer. Eh, yung setup ng PC ko nun, dual monitor, tas camera, tas headset, eh, maganda yung headset ko nun. Naka-artist yun. Nakita niya, maalam siya sa mga streamer. Sabi niya, nag-i-stream ka ba, sir? Sabi ko, hindi. Sabi, ano nalaro mo? Sabi ko, ano, Warzone, tsaka, ano nga, Apex Legend. Sabi niya, stream mo, sir, maganda yun. Sabi ko, hindi ako magaling eh. So, hindi niya ako si DI. Ang nangyari, pinipilit niya ako mag-stream. Ako si CI rin. Sabi niya, okay na yan, sir. Tinignan lang, siguro tinignan lang niya yung mga gamit kung may tawag dito. Capacity to pay. Eh, magkano lang naman yung ano, yung Kiway. Ano lang yun eh. Yung 52, 51 nga lang yata nung kinuha ko yun eh. Pero yung kasi nga, hindi siya cash. Kaya ano, lumaki. Kaya bala ko talaga dapat cash. Kaso nga lang, yun nga, yung CI. So, umalis siya. Tapos na ako yung CI. Kukwentuhan lang siya sa akin. Pagka ano, tapos tumawag sa akin yung CI nung pag-aalis, nung hapon na, pag-aalis siya, maya-maya tumawag na. Sabi, sir, okay na. Nakapasado. Tapos maya-maya tumawag na rin sa akin yung dealer. Sabi, sir, okay na. I-pick up nyo na dito bukas. Sabi ko, ha? Pero kaming black, i-pick up nyo na. Sabi ko, nako, sabi ko. Tapos sabi ko, wala akong pera, magkano ba down? 4,000 lang, sir. Tapos ibawasan natin dun sa huling hulog nyo. Oh, sige, sabi ko. Meron tayo sa San Juan. Tapos takot-takot ako nun, kasi nga, yun yung first time ko na magmamotor ako sa kalsada after ko mag-ano, mag-Honda safety driving. So, yung pagtapos ko sa safety driving, wala pa ako lisensya na, di ba, student. Tapos kumuha ko ng lisensya, after 6 months, saka ako nakakuha ng motor. So matagal. Matagal yun, medyo matagal. So kinakabahan ako, sabi ko, naalala ko pa rin ba yung mga pinag-aralan ko. Kaya ko ba sa kalsada, sa tunay na kalsada. Pero nung hinawakan ko, inaandar ko doon sa San Juan, papuntang Bonnie. Ayun, enjoy na enjoy ako kahit ano, may halong kaba na enjoyment kasi... Sabi ko, nagmamotor na ako, parang tontuwa ako. Nagmamotor na ako. Sa isip ko lang, ini ulit ako. Pero takot ako pagka uwi, makatabi akong sasakyan. Tapos buti na lang yung pauwi ako nun,
meron akong kasabay na truck, yung ano, close ban. Sinusundan lang niya ako, hindi niya ako ino-overtaken. Nandun na siya sa likod ko, parang binabantayan ako, galing. Ay, katangin ang galing nga. Kaya yun yung unang-una kong experience sa mga truck driver na ano, na parang ano, mababait sila. Kahit hanggang ngayon eh. Hindi mo sa toll gate, sisingit ka sa toll gate. Singit ka doon sa ano ng truck. Kahit di ka pa nagpapaalam, papaunahin ka na. Tapos kung nasa kalsada ka, parang may kasabay ka na truck, papaano ka, bibigyan ka ng space. Parang mas maayos yung mga truck driver. Hindi naman lahat, pero karamihan eh, sa experience ko. Palayo-layo yung mga topic natin. Pero kwentuhan lang naman eh. Pagbigyan nyo na ako. So yun nga. Ay, motor na tayo nun. Kaya pala siya naging Bonnie, kasi katapusan siya na November, ni-release. Holiday yun, Bonifacio Day. Kaya Bonnie yung pangalan ng motor na yun. Hindi yun dahil sa Bonnie tayo nakatira. Nagkataon lang. Ito naman, si Sumi, si Doming. Sumi yung pangalan nito. Pinartner ko na lang doon kasi nga si Bonnie yun, sa Bonnie tayo nakatira. Ito, Sumi. Kasi sa Imus na tayo nakatira ngayon. So binigtad ko lang yung Imus. Dapat nga ang original na pangalan niya, Onesumi, para Imusenyo. Kaso, yung haba eh. So Sumi na lang, para Imus lang. So yun yung story natin sa pagmumotor. Simula nun nag-research ako, na naintriga ako sa counter steering, na ano ako, na gusto ko pa matuto. And wala tayong balak na ano, mag-stay sa current na natutunan natin. So kailangan natin magdagdag ng mga natututunan at mag-practice. Kasi bali wala daw yung natutunan mo eh pag hindi mo pinapractice. Ngayon nag-practice tayo kasi araw-araw tayo nagmamotor. Nag-practice natin yung basic. Yung mga natutunan natin sa Honda, yun, nag-practice natin. Tapos yung mga ibang pinapractice natin sa sarili natin. Pero kasi hindi yun sapat para mas maging safe para sa... Pero depende, okay lang naman eh. Yung current level naman natin, pwede na tayong mag-expressway. EDSA. Nakaka-uwi naman tayo ng maayos, nakapasok tayo ng maayos. Siyempre, may aksidente minsan. Yung aksidente natin, ano eh, hindi siya totoong aksidente. Mali ng rider. Kasalanan ng rider. Mali yung ginawa. Hindi nakatingin. Nakatingin sa naikichismis. So yun yung ano, experience sa pagmumotor. So, sana mag-improve pa. Sana magkaroon pa tayo ng pagkakataon mag-aral at mag-practice. Ayun, so share ko lang sa inyo kung paano tayo nag-decide mag-motor. So part 2 nito, kung paano naman tayo nag-decide mag-dominar. Meron din tayong dahilan dun. Okay, so dito natin tapusin. Malapit na rin naman ako sa bahay. Tsaka hindi na ako natatakot dito. Huwag yun ako ihatid. Okay. So, hanggang sa muli. Thank you na matindi. Babayu!